Ayun, magandang araw sa inyo mga kabayan here in Laval. Mga kabayan, nandito tayo sa Maynila para sa panibagong update regarding sa pagsasaayos at pagpapaganda nito. Mga kabayan, nandito tayo sa banda sa Loton at nasa harapan nyo po, ayun yung Loton Underpass, mga kasama. Ayun, Loton Underpass. And then, mga kabayan, itong Loton Underpass na ito, madalas ito gamitin. Kasi bakit po? Yung patawid po dyan, medyo mahaba. Yung patawid na po, yan po yung dating dump site na pinaayos ni Mayor Isko, pinakuha po yung mga basura at nakakatakot po tumawid dito sa pati, kaya gagamit po talaga yung mga estudyante at yung mga dumadaan dito ng underpass sa Loton. Yan po yung newly repainted na rin ng Boys and Paints, mga kasama. Pero meron po isang underpass dito, binabaliwala, at buti nga po may ginagawa po ngayon itong ating engineering ng Maynila para po kahit paano magamit itong underpass na to na dinededma dito sa Maynila. Yung underpass po na malapit sa Jones Bridge. Kaya mga kabayan, samahan niyo po ako para sa panibagong update regarding sa Maynila at pagpapaganda at pagkasaayos nito, mga kasama. Samahan niyo po ako. So mga kasama, naglalakad tayo ngayon dun sa isa pang underpass dito sa Maynila. Ito po yung huling-huling pininturahan ng Boys and Paints. Na ang nangyari po kasi kung yung Loton Underpass po, isa tatlo yung labasan, yung panghuli na po is dun sa park and ride. At yung sa gitna po yung mga sakayan pa sa Tacros at Divisoria. Ito naman po yung sakayan ng bus pa Cavite. Yan po, may mga van po dyan, FX. Ano po, papunta na po tayo ng Jones Bridge, mga kasama. Ito po yung underpass na madalas deadmahin. Hindi ko po alam kung ano name ng underpass na to. Ito po yung sa Loton din naman po to. Ayan na po yung entrance po dyan is yung papunta ng Letran at Lyceum. So yan, tatambay lang po tayo ng konti. Ito po yung underpass na walang masyadong dumadaan, yan o. Pero yung mga tatawid po ron, yan po yung labasan. Pero yan, mas gusto pa nila po nilang tumawid doon sa gitna ng kalye. Yan o, mga kasama, wala pong masyadong dumadaan. Kung ikaw po ay, mamaya po dadaan tayo rito. Mas gusto po ng mga tao doon dumaan sa mismong kalsada. At ang problema nga po dyan is yung safety ng mga tao. At alam nyo po, yung mga sasakyan pong galing ng Binondo at Divisoria, mabibilis po yan. Pero makikita po natin may ginagawa po yung Maynila para mapigilan kahit paano at magamitin tong underpass dito, mga kababayan. Kaya tara, samahan nyo po akong puntahan. So mga sama, bago natin na tumawid, papakita ko sa inyo yung ginagawa. Yan po, may ginagawang railing. Pakita ko lang po sa inyo yung nangyayari at standby lang po tayo ng konti. Gusto pa po ng mga tao tumawid, ang mga estudyante rin po yan, kaysa gumamit na itong underpass. Yan po yung mga tao, yung mga estudyante. Ka na yung estudyante ron. Yan, papakita ko pa bago tayo tumawid dyan. Tatawid na naman sila. So yun, ito. Tayo ang gagamit. Wala tayong kasabay. Maglalakad tayo ang solo lang. Ang nangyari po kasi pag hindi nagagamit itong bagong pinturang mga underpass, lalong pamamahayan po ito ng mga kababayan natin dweller. Wala po akong kasabay, oh. Ayan o, solo ko. O diba, solo ko yan. Ayan, bagong pintura na po. Ayan o. Isa lang yung kasabay ko na ano.
kuya lang. Siya lang po yung disiplinadong tumawid. So yan, pag yung mga kababayan po natin sasakay, dito na po tayo sa mismong gitna. Mga sasakay po ng Patap, yan, Pakabite, may mga bus po tayo dyan. Dito po sila dadaan, yung nga lang po, tumatawid sila, yan. So yan, ito po yung ginagawa ngayon. Para magkakaroon ng railing, parang dugtong po ito ng vertical garden. So yun, maganda nga po mga kabayan, nandito tayo ngayon. Kasama ang City Engineering, yan pa rin si Pogi na mahihain. Kaway ka naman sa pants mo. Kaway ka naman, yan po. Busy po ang ating City Engineering, sila po yung nag-ayos ng vertical garden. Na ngayon po itad-tad na ng magaganda at ng mga halaman. At ito po si Kanoy, Sir Noy, maganda nga po. Sir, maganda nga po. Sir, itong nakikita natin dito. Parang extension siya ng vertical garden, tama po ba? Jones Bridge extension. Jones Bridge extension. And then nangyari, sir, nakikita ko, nilalagyan niyo ng plant box ba yan, tawag dyan? Ito, plant box. Plant box, and then parang yung vertical railing. Vertical railing. Hanggang saan to, Sir Noy? Hanggang doon sa may gutter na yan. Yung gutter? Ito, yung gutter nito. Sir Noy, ito nga yung nakikita kong bukod sa magandang gagawin nyo rito, na lalagyan nyo ng halaman, nakikita ko po is prevent po nito ngayon yan yung mga tawid ng tawid, tama po ba? Siguro magagamit nila yung underpass eh. Tama sir, yun yung punto ko sir, no? Sinimulan ko tong video. Wala akong kasabay tumawid, lahat ng estudyante at nang bumababa rin sa parte ng Loton, patawid-tawid dito, imbibilis na sasakyan. Once na maharangan po to, no choice sila, gagamit sila ng underpass. Ano bang underpass to sir, no? Ano bang pangalan yan? Siyempre Loton din, kasi alam ko yung isa Loton din po yun eh. Kaya nga nilagay yan is para gamitin, para safe din yung mga palatawid. Atin dito sa ginagawa yung vertical garden na extension hanggang dun sa gitna. Siyempre, magiging landscaping na itong loob. Landscaping, oo. Ilalandscape na ito. Kasi ang inuuna natin dito yung bakod. Yung bakod? Para paglalandscape na, wala nang ano. Wala nang tumatawid-tawid. Oo nga po. At katulad nung nangyari rin sa gitna, yung sa post office banda, noted na sila. Doon na sila dadaan sa may hagdanan. Sa hagdanan. May hagdanan. May stairs doon eh, kabilaan eh. So yun mga kasama, yun nga. Ang nangyari lang naman po, sasanayan lang natin yung mga tao na gumamit ng mga underpass o overpass. Disiplina lang din. At the same time, mapapaganda pa natin tong side ng Loton. Kaya masasanayan lang talaga yung disiplina. Una lang yan, nanirin pa ko. Sa una lang po yan. Kaya sir, thank you very much. Nakikita. Mahaba-haba na yung gawa natin. Mahaba-haba na yung nagawa. Nung isang araw, wala pa to eh. Ayan, bukas. So yung mga kasama, napakabait po ni Sir Noy yung nagpa-interview sa atin, nagpa-unlock ng interview. At yan nga po, ang mangyari, yan pong mga kababayan nating tumatawid na nasa harapan nyo, gagamit na po ng underpass. Konting-konti lang po yung gumagamit ng underpass. Yan o, mga estudyante, mga pasakay po sa park and ride, mga sasakay rito, tatawid na lang. Konbinyente, pero delikado, mga kasama. So yan o, ikakabit ngayon nila, sir. Itong vertical garden dito. John, ikakabit na nila. Papakita lang natin kung paano ikabit. Nag-hukay muna si Boss Pogi. Ayan o. Baka may kayamanan dyan ha. Wala naman. Papalayan lang ng konti. Tapos ibabawan po yung ating railing para sa vertical garden. Yan, ikot lang nila. Pagkabaon po nila, nakikita natin may welding nila kagad. Yan po yung welding. Pagkita sa Kapugi, magiging na lang. Oo, sir. Okay, Maya. Pwede kayong umiti. Yan po, mga bayan. Nilalagay na muna nila. Kasi ngayon, we-weldingin na ni sir. Ah, on the spot pala to, sir, no? Oo. Habang karga nyo. Saglit lang, ha. Tira. Okay, sir. May kita ang skills mo ngayon, sir.
Ayun lang tayo ng konti mga kasama. Pero yan po, makita niyo po yung sipag ng ating mga engineering team. On the spot po pagkalagay, welding po kaagad ang ginagawa para dumikit po yung railing. Ang bilis eh, no? Mabilis lang pala nung yan, bakit ako level, ayun mo, all level nga sir, galing ha. Yan lang gusto ko, dati naiiyaka pang tumingin, ngayon pogi sa yung gano'n. Palitada dito. Yan sila sir, tuloy ang palitada sir, magandang hapon. Yan po, pinantay na nila sir. Pagkalagay po ng hollow block, pagkalagay ng railing, isa papalitadaan at papantayin na po ng semento. Thank you sir. Ito, lalakad lang po tayo. Hanggang doon mo tayo sa ano, diretso na po natin to hanggang ano, hanggang Loton. Yan po. Pantay na ni sir. So ito po, mukhang may sorpresa rin si Yorme po rito. Abangan lang natin. Mukhang within this week sa aking mga bubuit. So yan mga kasama. Siguro papakita ko lang po sa inyo yung dating tawiran ng mga tao rito. Kasi po dito yung babaan nung kung ikaw po ay sumasakay ng jeep dun sa Intramuros, sa pier, dyan po kayo bababa pag Loto na. And then yung mga tao po nakasanayan na pagtatawid po ng papuntang post office, dyan na po tatawid. Dyan na po tatawid mga kasama. Na-videoan pa dati yun na maraming tumatawid dito. So ngayon sinaraduan na, naging epektibo po yung paglalagay ng railing para mapigilan po yung ating mga tao, kasi nga po ang bibilis po ng sasakyan dito kung nakikita nyo lang. At ano, una po marami nagreklamo, marami pa rin tumatawid, pero sabi ko nga po sana yan lang yan eh. Mga Pilipino po kasi sa umpisa pag hindi ka komportable isa may magreklamo ka, pero pag nakasanayan mo na po isa makakagawian nyo na tama yung gawin mga kasama. Kaya yun po, dito natin tatapusin yung ginagawang extension ng vertical garden dito sa Maynila. At tuloy-tuloy pa rin yung pagpapaganda. At ito pala oh, mga kasama oh, nalagyan na ng bulaklak tong parting to. Ay, ng halaman yan. Sa front ng post office mga kasama. Kaya maraming salamat po mga kababayan sa pagsama sa akin sa panibagong update. At ayan nyo po, tuloy-tuloy lang tayo sa pagbibigay ng update sa Maynila at kung ano yung significance ito. Maraming salamat po mga kababayan. God bless po and see you po sa next vlog. Like, comment, and subscribe po. Thank you po.